Ano-ano nga ba ang kayang gawin ng mini thermal printer na ito? Photo, website, and label, instant printing via Bluetooth. Sa loob ng box ay may maliit na manual na nakasulat sa Ingles at ang USB connector type D at ang ating portable mini printer or thermal printer. So sa gilid, kulay pink at ang kabuuan ay kulay puti. So halos kasing laki lang siya ng palad. Sa kaliwang gilid ay ang kanyang power button. Sa itaas na bahagi ay ang kanyang charging port type D, USB type D. Sa kanang bahagi ay ang button para sa paper bin. So, pindutin lamang ito para bumukas ang paper bin. Buksan lamang ang paper bin kung kinakailangang palitan ang thermal paper. Kung ito ay ubos na o kung gusto mong magpalit ng ibang kulay or ng sticker. So, pwede mo rin siyang ayusin kung nami-misalign na yung thermal paper kung pangit na ang kanyang print. Make sure na maayos ang thermal paper bago mo isara at mag-iwan lang ng konting thermal paper. At base sa manual, number 1, sa unang gamit daw ng thermal printer, i-charge. So i-charge natin siya ng kahit ilang minuto lang. At kapag umilaw na ng kulay pula, it means nag-charge na siya. At ikalawa ay i-download ang application na Panprint sa Google Play Store. After mong ma-download ang Panprint, i-on mo naman ang Bluetooth. I-press lang ng 3 seconds ang power button. At kapag nakita mong umilaw na ng blue, it means naka-on na siya. I-on mo na rin ang Bluetooth sa iyong smartphone. At from the app, pwede ka nang mag-print. So, may mga iba't ibang design, carton design na pagpipilian. So, ito, example lang po ito. So, explore nyo na lang po yung app. At marami pa kayong pwedeng i-print. Marami kayong mapipiling mga designs. Kung halimbawa naman may mga assignments kayo na kailangan i-download sa Google Play Store para mapunta sa gallery nyo. At pwede nyo nang i-adjust kung kailangan timplahin ng kulay or ang size. Pwede. Ayan. Take note lang po na ang ating thermal printer ay only black and white. Wala pong colored. At sa mismong app na Panprint, kung meron kayong mga kailangang mga images, ay pwede nyo siyang i-search mismo sa application sa Panprint. Example, ito pong parts of the heart, i-search nyo lang po dun sa Google search, sa mismong app, parts of the heart. Then lalabas na po yung image. So may mga pagpipilian kayo, depende sa kung ano yung kailangan nyo. So, i-adjust nyo lang siya kung ano yung size or yung kulay. So, again, black and white lang po ang meron tayo sa ating thermal printer. Dahil thermal printer po siya, inkless, wala pong ink, kaya hindi po to colored. Ang mapaprovide nyo lang po ay black and white. Isang tips, pwede nyo po siyang kulayan. Yung mga image po na mapiprint nyo, mga photo mapiprint nyo, pwede nyo po siyang kulayan. Para at least, maging colored siya. Pero again, ang kaya lang pong i-provide ng ating thermal printer ay black and white. So, nasa sa inyo po yan. Pwede nyo po siyang kulayan. Kung kayo po ay mayroong mga color pencil or crayons, pwede nyo po siyang kulayan. So, ayan na ang ating finished project. Pwede nyo na siyang idikit sa inyong mga notebook. So, kung may mga details na maliliit, pwede nyo na lang siyang isulat para mas clear.
para madali siyang mabasa. Kasi maliliit lang po ang details kapag na-print na. So, nasa inyo na po iyan kung paano nyo siya magagawa ng paraan. Pwede rin kayo maglagay ng mga labels sa inyong mga garapon. Pumunta lang ulit sa app at i-type nyo lang yung anong ilalagay nyong label sa garapon. Example, kung dito sa garapon na to ay maglalagay kayo ng sugar, so i-type nyo lang po yung sugar. Pwede nyo siyang i-adjust sa depende sa size laki na gusto ninyo. So ayan. Then, i-cut out nyo na lang yung mga excess na papel. Then, pwede nyo na siyang i-dikit sa inyong mga garapon. So, ayan po yung mga sample na pwede nyo magawa sa thermal printer. Mag-print ng mga label, mag-print ng mga project nyo na isa-search nyo sa Google. So, madami pa. So, explore the app.